Muling humingi ng palugit ang kampo ni dating Chief Justice Renato Corona para sa pagsusumite ng counter-affidavit kaugnay ng kasong tax evasion na isinampa laban sa kanya, anak na si Carla at manugang na si Constantino Castillo. Ikalawang hiling na extension na ito ng kampo ni Corona. Ayon sa bago nilang abogado na si Attorney Anacleto Diaz, nitong October 1 lang kinuha ng mga Corona ang kanyang serbisyo, kaya kulang pa raw ang kanyang oras para pag-aralan ng kaso at makapagbigay ng komprehensibong counter-affidavit. Hindi rin dumalo ang mga akusado sa pagdinig. Pinagbigyan muli sila ng DOJ ng hanggang October 15 para magsumite ng kanilang counter-affidavit. Kailangan personal nila itong isumite at panumpaan sa DOJ panel. Sakaling di tumupad, isusumite na ang resolusyon ng DOJ base sa ebidensyang ibinigay ng BIR. Namimiligrong mahinto ang operasyon ng Philippine National Railway sa Bicol sa mga susunod na araw. Hindi na raw kasi kayang sustentuhan ng PNR ang operation expenses ng Bicol Express dahil konti lang ang mga pasahero mula Metro Manila. Giit ni Albay Governor Joey Salceda, hindi dapat matigil ang biyahe ng tren dahil ito ang kilalang mode of transportation sa kanilang lugar. Humingi ng tulong ang PNR sa Regional Development Council para rito. Masayang bumalik sa bansa ang boksingerong si Denver The Excitement Coelho. Tinalo niya ang Mexicanong si Ivan Meneses noong Sabado via unanimous decision. Nagpapagaling na ngayon si Denver na nagka-injury sa kanang balikat at kilay mula sa di hamak na mas malaki niyang kalaban. Sunod na lalaban sa World Championship sa China sa Enero si Coelho. Mav Gonzalez, GMA News.